Lawa Resort, magandang buhay. At eto na, magbabagyo kami ngayon. So ride out kami ng 7 PM dito sa May Pasig. Galing kami ng Angono ni Ian, bali sinundo namin dito si Boss Boyong. At eto na, ride out na kami. So antabayan na natin kung ano ang mga kaganapan sa ride na ito. Let's go! At yun na nga, hindi pa man din kami nakakalayo ay nagkaroon na ng adjustment sa upuan ni Boss Boyong. Gawa ng dumaan kami rito sa may EDSA at masyadong makaldag ang kalsada rito dahil gawa ng mga lubak, no? So yun ang mga kasama natin, si Ian at syempre si Boss Boyong. First time kong makadaan dito sa EDSA ng nakabisikleta at iba rin talaga makipagpatintero sa mga sasakyan dito, eh, no? Kaya sa mga kapwa ko siklista, bike commuter, bike to work dyan na madalas dumadaan dito, eh, iba yung pag-iingat. Bueno, nasa Valenzuela na nga pala kami ng mga oras na to. At yun nga, from Angono ay plano naming i-one shot ang Baguio. Last year ay nakarating na ako ng Benguet Arc. Hanggang dun lang ang kinayo ko, kaya rest back ride to. 7 PM na nga pala kami nag-ride out. At sa buong maghapon na yun ay hindi na rin naman kami nakatulog. Kaya kakayanin ba namin to? Yan yung tanong sa isip ko na pilit kong nilalabanan. May history pa naman ako na nakakatulog sa kalsada habang nagbabike. Pero dahil dream ride namin to at alam kong dream ride rin ang nakakarami sa ating mga siklista, ay puporsigihin naming matapos ito hanggang sa Lion's Head. Kahit alam namin sa sarili naming hindi ganong kadali. Hey, 11:06 na. Nasa Pampanga na kami. Nakatawin na kami ng Pampanga. Tapos may nakasabay rin kami si Sir. Taga Marikina siya. Mamaya alamin natin yung pangalan niya. Apat na kami, oh. May kasama na kami. Master, pangalan, Master? Mac. Taga Marikina si Idol. Sabay. Yan. Babagyo rin siya, eh. So, sabay-sabay na kami. Kung kanina ay tatlo lang kami, ngayon ay magiging apat na kami. Kasama na sa bilang namin si Master Mac na nadaanan namin nagsosolo papunta ng Baguio rin. So kumarga lang muna kami saglit nang sa ganun ay may magamit uli kaming lakas para sa pagpadyak. Matapos yun ay tuloy-tuloy na uli ang mahabang padyakan. Nakaka-amaze lang yung bike lane dito sa may San Fernando, Pampanga. Napakalawak. Hey, time check! 1:15. Apat na kami, ha? Dito na kami sa may Angeles. Yan, medyo madilim pa, eh. Mamaya na tayo mag-video dun sa parting maliwanag para kitang-kita nyo yung ano, pagkalaspad. Mabalacat City! Alright! Yeah! Ay, video ko lang. Ano? Anong to? Bamban! Tarlac. Alright. Hey, Kapas Tarlac. Ano may ilaw? Oo. Oo nga, no? Oo nga, nung dating pagpunta namin dito, wala pang ilaw to. Ngayon may ilaw na. Ginanahan ng mga tropa. Nakita ng liwanag. Mamaya hindi lang liwanag. Talagang may sinag. Dilim ang paningin to, sigurado. Kung kanina sa EDSA ay napansin yung nag-adjust ng upuan si Boss Boyong, dito ay nagkaroon na nga ng hindi magandang epekto sa kanyang kanang bahagi ng tuhod. Ganun pa man ay tuloy pa rin ang padyakan kahit may iniinda na si Boss Boyong. Hanggang sa makarating na nga kami dito sa arko ng... Ayan. Sakto pala yung paghinto namin dito sa Paniki. Nano si Master? Nasumpa! Nadali pala, nadali. Naglulupa na yung ano. Nagiging ano na sa Oli Bagski. Hi, sir! Ano yan? Ay. Bakit? Sino ang... sino ang ano dito? Mayor dito? Bruce Wayne.
si Bruce Wayne daw usang gana. Happy motoring. Ano, happy biking. Hey! Mungkada. Mga idol. Ano, mga nakasabay namin dito. Hey! Hey! Ayun, oh. Hihingin sa ayo sila. Nagkasan kayo, idol? Nakasabay dito. Ako, no? Shoutout! Tagulot Cycling Team! Yun! Shoutout kay Boss! Shoutout kay Boss! Hanggang saan kayo niyan? Rosales, Pangasinan! Sheesh! Bago nga pala kami magpatuloy sa pagpadyak ay may mga ilang bagay kaming napag-usapan. Ito ay dahil sa kondisyon ng tuhod ni Boss Boyong na labis niya nang ininda kaya nagpasya na siyang huminto. Kulang-kulang 50 kilometros pa kasi ang aming papadyakan hanggang sa makarating kami ng Lion's Head. Nakakalungkot lang isipin sa part ko na first time ko to at rest back pa dahil hindi ko talaga nagawang makarating sa Lion's Head dati. At ganun din naman si Boss Boyong na first time niya rin to kaya sobrang memorable sa na nito. Kaya sobrang sayang talaga kung pumayag kaming huminto siya. Napilit namin si Boss Boyong. Hindi namin alam kung tama ba itong ginagawa namin bagamat may nararamdaman na siyang sakit sa tuhod niya eh. Basta ang alam na lang namin sa oras na to ay pumunta kami ritong magkakasama kaya uuwi rin kami magkakasama. Hanggat maaari ay pupush namin si Boss Boyong hanggang sa kung saan lang ang makakaya niya. Yon ang naging usapan namin ni Paring Ian, bagay na sinang-ayunan naman ni Boss Boyong na hanggang sa La Union Arc na lang siya. Sa hinaba-haba na rin naman ng biyahe ay napakahaba na rin ng tiniis ni Boss Boyong. Ilang saglit pa ay mararating na namin ang La Union Arc. Boss, ayun na yung arc ko! Sobrang saya lang sa pakiramdam na magkakasama pa rin naming mararating itong arko na to na first time mapupuntahan ni Boss Boyong. Alright! Woohoo! Ay, salamat sa Diyos at binigyan pa kami ng lakas para makarating sa arko na to. Ang tanong na nga lang ay kung sasama pa ba sa amin si Boss Boyong papunta ng Beckett Arc. Pre, ay ka muna pre. Hey! Aster, ay ka muna. Hey! Hey! Ganda ng view. Napakita na. Boss, A ka muna, boss. A! Ayun, mag-A. Ayun. At tama nga ang nakita nyo. Siyempre, hindi na naman kami pumayag na hindi sumama sa amin si Boss Boyong, no? Sobrang lapit na lang rin naman kasi talaga. Niyayakap na tayo ng kapaligiran. Walang copyright yan, pre. Sa wakas at mararating na rin namin ang Benguet Arc nang magkakasama pa rin. Siyempre, ang next target namin ay ang Lion's Head. Nung una, kabado 20 pa kami kung makakalusot ba kami ng Cannon Road eh. Pero eto na nga, at dito palang mag-uumpisa ang mga ako na aming pagdadaanan. Oh, shoutout sa ano, mga Marikenyo. Mga taga-angon, oh. Alright. Si Boss Boyong, may napansin nyo, wala rito sa video natin. Pinauna namin. Kagustuhan niya rin naman muna na mauna. Tapos syempre, magandahan na ito. Matatapos namin lahat. Eh, pulso! Wow! Pulso! Uy, wordplay! Yummy! Tuwan-tuwa ang itik. Sarap.
Ano mas masarap? Ano mas masarap? Uy! Sarap! Ano, may Jezebel pa sa uli pa. Nakakagwapo, no? Ayop! Ah! Basang sisyo! Ang sarap! So refreshing! Sa totoo lang, sobrang nakakarelax sa mata at sa pakiramdam ang pag-ahon dito. Sa portion na to ay banayad lang naman ang ahon. At maya-maya pa ay bigla nga namin nakita rito si Boss Boyong. Saglit lamang kami nagpahinga at nagkwentuhan at yun, padyaka na ulit. Si Batman and Superman, no? Tangaroo. Ayan, oh. Ayos. Ayan, talaga. Jesus, thank you po. Thank you, Lord. Masilip ko sa inyo yung sa baba, ah. Ayan. Ayan. Napakaraming holes. Sakyan. Ah! Acheche! Ayun pa pala yung aahunin namin. Okay lang. Malapit na rin naman eh. Tiis-tiis! 1:37! Time check lang tayo. Kaya aahunin, no? Medyo kumukunat na. Yun ay dahil last pad na. Kasi no, umaambon na. Walang masisilungan, walang malalapitan. Maulan na talaga. Wala na kami paki. Umulang ka kung uulang ka. Basa na. Basa akong basa na to. Ayun o, may ahon pa o. Tintiis na lang yan. Ano ang pulse o? The pulse is right. Wow! Ayun o. Team Angon Rizal. Yeah. Base sa ating source. 10 kilometers away. Papuntang Lion's Head. Yan o. Dito buo na kami. At wala nang ulan dito. Yeah. Ayun sa baba o. I'm unstoppable, I am visible, and I will never say never. May harang oh. Ah. Delikado kasi sa landslide. Inabot na naman kami ng ulan dito. Ha, doon na. Lapit na sa atin si Boss Boyong. Kumain kami sa gitna ng tinapay. Sinamahan ko si Makma. Ito, may dala tayong saging. Oh, saging. Sa part na to, hindi ko na namalayan na lumabo na pala ang aking camera dahil sinagasa ko na talaga ang ulan. At medyo ahon nga pala tong portion na to. Hindi ko lang kayo mabigyan ng idea kung ilan bang gradient ang mga ahon na napagdaanan natin dito dahil wala naman tayong cyclocomputer. Hayaan nyo soon sa mga susunod kong ride. Sana meron na akong magamit. Ito yung mga
huling pagdadaanan mo bago ka makarating sa Lion's Head. Wala akong idea kung ilang kilometro pa siya. Basta ang baon ko lang ngayon eh yung matapos ko to. Kasi sino ba namang siklista ang hindi pinangarap mapuntahan to, diba? Grabe. Alam ko malapit na eh. Susuko mo pa ba? Never. Grabe. Nilakas ang kulay yung loob ko rito. Gusto ko talaga kasi nakakuyento ko na lang rin. Dati na pala kaming nakapagbenggit. First time ko yun. One shot din. Hanggang doon lang sa may Benggit Arc. Sarado pa ang Canon Road noon dati. Pero may Marcos Highway. Ang problema, wala na akong isisipa noon. Grabe. First time ko yun. Tapos hindi pa sa aking bike yung ginamit ko noon. Shoutout kay Kuya Jay. Yan. Ngayon, bike ko yung baong ko. Para marating yung Lion's Head. Hindi ko na pinatay ito. Para mapin yung paghihirap ko rito. Yan o. Masa ako sa ulan. Pero okay lang yan. Napit na ako sa pangarap ko. Siyempre, huwag nyo rin gawin biro yung ganito. Iba yung pag-iinsayo rin. Hindi lang physical, pati yung mental nyo. Diba? Yun, importante yun. Saludo kay Boss Boyong. Alam nyo ba? Grabe, kanina pa talaga masama lagay ng tuhod nun. Hindi namin alam kung tama ba yung ginagawa namin. Na encourage siya na tapusin. Kasi konti na lang eh. Pero yung konti na yun, hindi basta-basta talaga. Nakakatuwa naman. Natatanong na natin yung kasama nating isa. Si Pre Ian. Yan. Yapang na to. Actually may masakit na rin talaga sa tuhod ko. Siguro yung pagkakapwesto naman ako, attachment ko, yun. Banat, ilang kilometro na lang to, pre? Malapit na. Yan natin yung hintuan yan. Doon na lang tayo maghihintayan. Ah, yun pa pala oh. Alam nyo, tapos na. Layo pa pala yung malapit. Mas nagpapadya ka natin. Ayan o, oh, meron pa rin o. Oh. Hindi natatapos eh, no? Mas mabasa na yung medyas ko. Sa likod din yun ah. Solid. Wala talagang madali kung aabutin mo yung pangarap mo eh. Ito kung titingnan, napakasimple. One shot. Pero maraming bagay na pwedeng mangyari. Tulad na sinabi ko, isayuhin nyo yung katawan nyo at yung mentalidad nyo, syempre. Aon pa rin, gapang na tayo. Nakita nyo ba? Meron pa sa unahan. Woo! Wala tayong bello. Gagapangin natin yan.
ilang gradient dito? 11? 12. 12. 12. Lord, thank you, Lord. Tanaw ko na. Ah, thank you, Lord. Ito na kami. Ah, magandang hapon po. Ah. Praise God. Thank you, Lord. You know? Thank you, Lord. Dying said. Ah! Unlock! Eh! Pre. Ka. Ang ina. Thank you, pre. All right. Ah. Peace. Yon, mga master, oh. Dahil hindi kami makapagpa-picture doon. Yan, syempre videohan natin 'yan. All right. 'Di ba? Ano 'yan, yung patunay ba? Na balang araw may mapapasok tayo na napuntahan natin ito. Yeah. Alright! Dati napapanood lang natin sa ano yan, sa mga vlog. Kasi ito yung view niya. Oh! Right! Unang-una sa lahat, thank you, Lord. Thank you sa ministries ko. Thank you sa mga nakasama ko, siyempre. Panalo. At siyempre sa mga ano rin, susubok. Gawin nyo lang. Gawin nyo lang yung gawin. Excuse lang po ha. Kaya yan. Diba? Pero siyempre, mas masarap nga naman ang tagumpay kapag kasama-sama nyong narating ang finish line. Sabi sa'yo, tatapusin natin eh. Ngayon natin indahin lahat ng masasakit. Eh, yun, no? Parang wala nangyari, boss, ah. Grabe. Aster, kahit mo nung pumansin, no? Yung tea? Yan mo yan, boss. Hindi mo natin nagkilan, isa, no? Nakita kita ko, eh. Boss, congrats, boss! Nak, tayo ka dyan, picturean kita. Alam ko naman dito na nagtatapos to. Meron pa pala. Idol, taga ano to eh? Taga saan ka ha, idol? Imus. After namin sa Lion's Head, ay meron pa kaming 8 kilometrong aahunin hanggang sa makarating kami sa terminal ng Victory Liner, kung saan doon na rin namin kakatagpuin sila Boss Boyong at saka si Makmak. Akala ko naman wala na. Another one. Yung 8 kilometrong natitira magmula sa Lion's Head ay puro aho na yon, at nandito nga kami ngayon sa view deck. Yung natatanong nyo sa baba, diyan kami galing kanina.
Konting-konti na lang sana pero inabot pa kami ng ulan. Hi. Last 3 kilometer. Tingnan nyo naman yung ahon dyan. Bueno, shoutout nga pala kay J, kay Rangel, at kay bro RJ Ponce. At maraming salamat sa pinahiram mong ilaw. After makarating ng bus namin sa Cubao, ay sinundo nga pala kami ni Ma'am Jen, ang misis ni Boss Bien. At syempre, with matching pakain pa yan. Maraming salamat po, madam. Maraming salamat din sa inyong lahat. Hanggang dito na lang ang video.